Good morning guys! Welcome po sa Gogo's Adventure! At ngayong araw po ay gagawa po tayo ng experiment. Experiment na ang gagawin natin ay magtatanim tayo ng eggplant, yung talong na pabaliktad. Diba ang talong nakaganyan, nakataas? Pabaliktad naman ngayon ang gagawin natin. Experiment. Ayan. Ito ang gagamitin natin guys. Hatiin natin to. Lalagyan natin ng ano dito. Papakita ko sa inyo lahat ang buong detalye pagka nayari natin itong isa. Kumuha ko ng lima at limang talong din para ano. May testing lang natin kung ano magpa-function. Ito yung mga talong natin. Yan. Okay. Tingnan natin kung magpa-function lang itong klaseng experiment na ito. Okay guys. Prepare lang natin yung mga gamit natin, okay? 5 minutes later. Okay guys, bago natin gamitin yung sinasabi kong experiment, ay asikusin muna natin tong compost natin. Yung kitchen scrap. Dahil magandang pampa fertilizer din ang ano, mga kitchen scrap. Ganito lang yun. Isang timba, binutas-butasan ko. Yan, ganyan. May mga butas. Lagyan natin ng kunting lupa. Madali lang gumawa ng ganito. Sa masipag lang. Yan. Ganyan lang. Then, ting lupa, then ilagay natin yung mga kitchen scrap. Ito na mga yan. Okay. After that, lalagyan din natin ng konting tawad dito. Yung puso pa pinaglagarian. Yan. Singatura ang tawag dito. Yung pinagligarian. Yan. Unti lang. Then, kunting lupa ulit. Yan. Ngayon, pagka nakaipon ulit tayo ng kitchen scraps, ilalagay ulit natin ito hanggang ito ay mapuno. Pag napuno, tatakpan lang natin yan. At ayan nating mablok ng mablok. At magiging ano na siya. Napakagandang fertilizer para sa ating mga gulay. Okay. Ayos. Then, tatakpan lang natin. That's it. Ganun lang ang paggawa ng compost. A few moments later. Guys, then gagawin na natin yung aking sinasabi kanina. Ayan. Una, hatiin natin sa dalawa. Okay, dito siguro pwede na. Ito guys, ginagawa ito ng mga gustong magtanim na wala silang mapagtanimang lupa. Kasi ang mangyayari dito ngayon ay iahang natin. Yan. Ganyan, tapos bubutasan natin dito. Diyan. Tapos iahang natin ganyan. Ngayon, yung dahon ng talong lalabas dito. Kumbaga ganyan talaga siya pabaliktad. Okay? Yan pa lang yung unang procedure. Makikita yun yung buong procedure habang ginagawa natin. Okay? Yun. Ganyan. Ayos. Yan. Then, bubutasan natin dito.
para may mapagsapitan tayo. Okay? Gawin natin apat para mas matibay. Dahil pagka may lupa na ito, mabigat na. Ngayon, ang i-control ko na lang kung may alambre tayo. Sana mayroon. Para maipakita ko sa inyo yung full video. A few minutes later. Ha? Ito na lang gamitin natin, guys. Oh. Maski hindi na panali. Ayan. Many hours later. Kumbaga ganyan ang sabitan natin, guys. No? Sample lang, ha. Pero mamaya ito ililipat natin doon. Ito, isasabit natin ganyan. Okay? Biglang bibigyan ko lang kayo ng sample para at least may idea na kayo. Yan, ganyan siya. Okay? Ngayon, ang next, ang susunod na step natin ay ganito. Kukuha tayo ng talong. Ayan. Ganyan. At pag ganyan siya, nakikita nyo. Kailangan yung dahon niya dadaan dito sa butas. Yan. Wag ko kung papansin nyo. Ganyan ang magiging itsura. Lalapit ko sa inyo. Ayan, ganyan siya, guys, oh. Ayan. Ganyan. Then, pupudrain lang natin ng lupa. Okay? Ito ay testing lang, guys, ha. Hindi ko ina-advise sa inyo na gawin nyo ito dahil maganda. Ito ay tinitesting ko pa lang. Kumbaga, first time kong gumawa ng ganito. Nakita ko lang din sa mga gardeners dito sa Italia na ganito ang ginawa nila. May nakalimutan pa pala tayo. Kailangan pala nating butas-butasan ng kunti dito sa gilid-gilid para may sisingawan. Pero gagawin na natin mamaya. O kaya ngayon na. Bago natin tumuyin lahat. Later. Mamaya, guys, iayos natin yung talagang totoong sabitan nila. Sa ngayon, pinakita ko sa inyo kung ano yung ano, style nila. Yan. Ganyan lang yung style nila. Sa ngayon, guys, huwag muna natin masyadong punin ng lupa. Kapag makikita natin lalabas yung ano, yung roots niya, magdadagdag na lang tayo ng lupa. Sa ngayon, medyo ayos-ayos na yung ano, linagyan natin. Then gawin natin yung iba. Okay? Ito, guys, pwede pa rin natin gamitin ito. Pero sa ibang ano na lang, ibang paraan. Yung ganito lang muna ang ipapakita ko sa inyo. Okay? So ganun yung step ng paggawa. Ayan, gagawa tayo ng limang ganyan. Then after that,
sasabit na natin. Okay, next. Ganun lang din yung procedure, guys. Pare-pareho lang. Okay. Many hours later. Ito na, guys, yung ating finished product. Yung upside down na eggplant. Ayan. Tignan na lang natin kung magpa-function. Ayan, kung magpa-function ay tipid na ano ito. Tipid sa space. Lalong-lalo na sabi ko yung mga walang ano, walang mapagtaniman, ganito lang ang gawin nyo. Sabi nyo na lang ganyan. Ayan. Ayan na, guys. Nakasabit na sila lahat. Lima lang ang ginawa natin. Pang testing lang. Ngayon kung magpa-function yan, ayos na ayos. Nakalibre tayo sa space. Okay. Ayan, ginawa ko lang, oh. Nagpano lang ako ng kawayan dyan. Dyan, sa ilalim. Then, isang matabang kawayan para naman mas matibay. At kinabit ko na lang doon sa may puno. Dyan. Hindi ko na tinalian dahil may nakasabit naman na siya. Ayos na, ayos na yan. Stable, stable na yan. Okay. Ayos. Oh, di ba? Nakatibid tayo sa space. At sana, umulan ngayon dahil sa ngayon hindi ko pa didiligan dahil nga may nagbabadyang panahon eh. Oh. Medyo madilim eh. Kaya hindi ko po muna didiligan. Ngayon, kung hindi umulan maghapon, ay bababa na lang ako at didiligan natin. Okay? Alright, guys! Kontentong-kontento na naman si Gawko. At sana mapabungan natin sila ng marami. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo lagi. And God bless po. Ciao, ciao!